Ayan guys, ito ay fourth day after makapasa sa interview kasi dumaan tayo sa Saturday and Sunday, walang office nun. Today, magme-medical tayo for package 2 para dun sa kailangan na medical for applying Japan. So, natanggap tayo. Lahat ng package 2 na kukuha, yun yung mga natanggap. Meron tayong 4, nakakadalawa na tayo, yung pangalawa ngayon. Yan pala guys, out of 16, tatlo lang po kaming nakuha. So, ganun kahirap talaga makapasok sa pag-apply sa Japan. Pero kung marami namang kailangan, tulad nung dati, 110 yung applicant, o 120 something. Ang nakuha is 23. Actually, pangalawang try ko na to kasi yung unang try namin, nakapasok na ako. Kaso, ang problema naman dun, nag-bout yung employer dahil nasa pandemic. Nag-hiring uli sila, pero ang priority nila, yung mga na-select nung una. Nakapasok pa rin ako dun sa pangalawa. Talagang blessed tayo. Tapos na yung medical natin. Kinuha na ako ng dugo. Tapos okay na, may physical, psych test, psychological test. Okay na lahat. Ngayon nandito tayo, pinapagawa natin ito sa sasakyan. Kasi medyo gumagalaw yung manubela. So pauwi na rin tayo. So kainom ko lang ng gamot dahil namamagaya mukha ako. Hindi ko pwede pakita kasi magamaga. Medical ako nung nakaraan, punta ako ng Quirino sa package 2. So nakauwi nga kami, tapos pinayos namin yung sasakyan. Ano. Evening, nag-text sa akin yung Emmanuel. Ang sabi nila, pumunta daw ako dun sa kanilang clinic for reseta. Kasi meron tama yung aking atay. Pero hindi naman, grabe. Kumbaga, kailangan kong uminom ng prescription kasi sa akin ng doktor, ano, uminom ako ng esensyale para matulungan yung atay ko na makarecover. For 10 days, kailangan mag-take ako nun. Tapos, after nun, mag-undergo uli ako ng panibagong test sa kanila. Tapos, pag napasa yun, okay na. Pero ngayon, nandito ako, papunta tayo ng NBI. Kukuha tayo ng NBI ulit. Work abroad. So, habang nagme-medication tayo, kukompletuhin natin yung papel para unti na lang yung iintindihin natin. Kasi sa October 2, magsisimula na kami online class mag-aral lang ni Hongo. Actually, zero intelligent pa ako pagdating sa ni Hongo. So, di ko alam anong mangyayari. Ayun nga, babalik na tayo. Natapos na tayo kumuha. Saglit na saglit lang. Kaso, bago kayo pumunta, kailangan natin mag online appointment. Kasi, kapag hindi kayo mag online appointment, panigurado additional 100 pesos. Kasi doon, may nag online appointment doon, pero magbabayad ka ng karagdaman.
inyo, sa bahay na lang kayo mag-online na appointment. Tapos, pagpunta nyo dyan, para hassle-free na. Hindi na kayo gagastos. Yung pangalan ko, merong hit. So, babalik pa tayo ng 25 para makuha natin yung NBA natin. Ngayon, ang gagawin natin is uuwi. Then, mamaya nga po na magbabike tayo. So, kailangan natin mag-manage ng health. Kasi, for medication tayo, so kailangan magpapawis muna tayo. Ang dami nating na-stock na taba dahil sa quarantine. Magbabawas muna tayo. Hey, yo guys! So, nandito na naman tayo. Ito yung favorite spot natin. Dito tayo madalas nagbabike sa may sipat. So, kung mapapansin nyo, isang buong bukid dyan. Ayan. Puro bukid dyan. Tapos, sa kabila, tapa. Ayan. Ayan, paliparan yan. Ito yung laging routine ko. Ibig sabihin, dito ako laging... hindi pala routine, sorry. Yung routine laging ginagawa, di ba? Ito yung laging route ko. Kung nakita nyo yung video namin nung GCQ, ka-open lang. Dito kami lagi nagbabike. Presko hangin dito. Bukod sa presko yung hangin, bihira lang kasi yung dumadaan dito kaya masarap magbike. Pag ganun-ganan lang ako dyan, nakapag-workout na ako. Gagawin natin to within 10 days. Kailangan na malus natin yung party leave. So, onti dumadaan ngayon, hulaan nyo kung anong oras na. Tanghali na ngayon. I think, alam ngayon eh. Patingin. Alas 2 na pala. Kaya ako nagbabike ng gantong oras, alas 2. Kasi, pag alas 4 pa ako nagbike, papahinga ako. Gabi na ako makakaligo. So, ayoko naman ng gabing-gabi na ako naliligo. Yun lang. So, tingnan natin tong paligid. Try ko magbike. Kasi yung stabilizer ko di ko dala. Dito ako nagbabike lagi. Wala akong kasama. Solo lang ako. At itatabi ko na to. Baka mabangga pa tayo. See you soon, guys. So, medyo gloomy yung panahon ngayon. Kaya, masarap rin magbike. Baka nagtataka kayo bakit ako naka-jacket. So, kailangan natin yan para mas lalong lumabas yung pawis natin. Naka-jacket ako, naka-face mask. Ang hirap huminga. Pero kailangan natin palabasin yung pawis natin. Actually, 68 something. Tapos, ngayon, nasa 64.5 na lang. Ayan, target ko maging 63 yung timbang natin. Siyempre, pag nakapunta na tayo sa Japan, gagawa ako ng vlog, which is pwede nyong sundan, or kung hindi naman, huwag nyong sundan, na mga tips kung paano makakapunta sa Japan. Mapapadali kayo. Ibig sabihin, medyo meron kayong excel sa mga ibang aplikante kung paano kayo maseselect. Kasi napakahirap talaga sa ang labanan sa papuntang Japan. Tulad namin, 16 kami, tapos 3 lang yung nakuha. So, mahirap na labanan yun. If di pa kayo nakakapag-subscribe, just click the subscribe button and hit that notification bell. Paki-like na rin po and share. And if may gusto pa kayong tanong o topic na gusto nyong gawin ko, just comment down below. And sana magkita-kita pa tayo sa next video. Okay? Pero hindi ko pa tinatapos to. Kita-kita tayo next video. Yan lang. Wala na akong masabi. Gusto kami ngayon. Kaila Bino sa Agnaya. Nagbablog ka naman. So, ayan. Kasama kasi parang Bino. So, eto. Yung court na to. Dito kami lagi tumatambay. Nung nagkakating kami, punta kami dito. Basketball kami. So, dito pala siya nakatira ngayon. Ayan, tatay ni Bino. Kailangan natin magpapayat. Nadaan na rin tayo dito, malapit sa kanya. So dinaanan na natin.
At kakamustahin natin dahil best friend ko yan eh. Malat sa pool pa. Natutulog kami sa ibabaw ng parke. Inaabot kami ng umaga doon kami tutulog sa parke. So marami kami pinagdaanan yan. Mahihain nga lang. Ayun, napulot mong 20. Ayun, sabi ko. Yung kwento kasi noon, pumunta kami, natulog kami doon sa may ibabaw ng ano, di ba? Monumento ba yun? Parang ganun. Parang rebulto. Ngayon, sa ibabaw noon. Plat yung ibabaw niya. Plat yung ibabaw niya. Doon kami natutulog ni Black. So walang makakita sa amin. Ya, lamok nga kami doon. Taas yung lamok ano. Nakarating doon sa taas. Nakarating doon sa taas eh. Tapos, after noon, sabi namin, di syempre, mga panahon na yun, naglayas ako ata na, no pre? Naglayas kami pareho eh. Rebelde kami dalawa eh. Sabi namin. Rebelding komunista kami na. Tapos, then, naglalakad kami, sabi ko, sana makapulot kami ng 20. Gutom na kami ni Block nun. Paket sa tulay yun. Paket ng tulay. Sakto-sakto, may 20 nga eh. Pulot kayo, pambili ng tinapay. Oh, malaking pinagdaanan niya. Si Opet, alam mo na namatay, ano? Yan, isa rin sa tropa ko yun. Kababata ko yun. Mga tropang tunay. Ngayon, nung papasin niya, nagpalit ako ng ano, 995. Kasi halos parang di ako makainga dun sa isa eh. Ang kapal eh. Kaya nagbabike na. So, yun muna. Pagkatapos na ito, uuwi na ako. Tapos i-edit na natin tong video. So, if di pa kayo nakakapag-subscribe, just click the subscribe button. Hit that notification bell for mga upcoming videos para masubaybayan nyo. Like na rin yung video and comment below if may gusto kayong malaman. Bye! And don't forget to share, ha? Para dumami tayo. So, yun lang. Salamat!